Hello Philippines and hello world! Welcome back sa ating nomination night dito sa Pinoy Big Bahay! Mataas na naman ang tensyon sa ating mga housemates. Ano nga ba nangyari sa ating nomination night? Halika, panoorin natin! Housemates, ngayon ang ating nomination night. Isa-isa kayong tatawagin ni Kuya sa loob ng confession room. Maghanda na kayo at ibigay nyo ang inyong 2 points para sa inyong housemate na gusto nyong matanggal ngayong gabi. At 1 point para sa isa nyo ring housemate na medyo gusto nyong mawala sa bahay ni Kuya. Handa na ba kayo, housemates? Sige, pumasok na kayo sa confession room. Mauna ka na, Nena. Nena? Yes, Kuya. Good morning po. Kamusta ka naman sa bahay? Mabuti naman po. Na alam mo na, sinong ina-nominate mo? Okay po. Magbibigay po ako ng 2 points para po kay Munmun para mapaalis po siya dito sa bahay niyo. Kasi po, Kuya, nasasapawan lang po niya kasi kami pagka may pinapagawa po kayong video, ganun, o kaya mag-tiktok-tiktok po sa loob. Sobrang po kasing mataas yung hairline niya, tapos malapad po ng noon niya, so pagka nagkakasama-sama po kami sa video, nasasapawan po kami yung mga kasama niya, si Latin. Kaya naiinis din po sa kanya. Kaya naniniwala po ako, Kuya, na kailangan po siyang mapaalis dito. Kasi pagka gumawa po kami ng video, hindi na po kami makikita. At pangalawang reason ko din po is na gagalit po talaga po sa kanya kasi mahilig po siyang magnakaw ng halik. Isang beses po, nandun kami sa may swimming pool banda, ninakawan niya ako ng halik. Pagkatapos po nun, hindi na po nasundan. Kaya, nagalit po ako. Thank you to the doctor mong Petunia. Bale, bibigyan ko po ng 3.3 ko kasi hindi po talaga siya tumutulong sa mga hazards. Hindi rin siya nakakatulong sa mga taas ng video ko niya. Plus, hindi lang nandiyo si Mayra. Tapos, napayang mas pinakamadaming pinakamadaming. Ano po yung kaya na sana ko po talaga binigay yung 3 points. Hi, Kuya! Ito na po talaga yung pinakaantay ko eh. Kasi gusto ko na talaga tong i-nominate si Munmun. So, sa kanya ko po ibibigay yung 2 points. Ganito po kasi parang ibang-iba na siya. Parang nakakalimutan na yung pagka-Pilipino niya. Siguro po dahil to sa impluensya ng K-pop. I have nothing against K-pop pero sobrang impacting po kay Munmun. Hindi naman po masama mag-idolize sa mga ganun, pero kasi ayun, parang hindi niya siya totoo sa totoong identity niya. Kaya po, sa kanya ko ibibigay yung 2 points. 2 points po for Munmun kasi lagi po siyang nagte-TikTok tapos feeling niya siya yung queen of renegade. Hindi niya alam mas magaling po ko sa kanya mag-renegade and I am the queen of TikTok, Kuya. So, 2 points talaga sa kanya. Kung pwede nga po 3 points na eh kasi feeling talaga siya. Good evening po, Kuya. So, nakapag-decide na po ako. Yung ngayon ko lang ito gagawin, naiyak ako. So, Kuya, yung 3 points, bibigay ko lahat sa isang tao lang. Kay J.N. Munmun po.
Kasi kuya, hindi ko na matagalan eh. Alam mo naman to, wala naman kami natatago dito sa bahay mo. Every 2 weeks lang siya naglalaba. So, yun yung problema na naming mga housemates. Kasi, sa kanya na rin naman ang galing na dahil nga every 2 weeks siya naglalaba, ang baho ng damit niya, kuya. So, feeling ko kailangan na niyang lumabas para bango-bango naman yung bahay. Kasi dun sa may laundry area, pag dumaan ka talaga dun, kuya, damit niya lang yung maaamoy mo. Pag may naamoy ka, ay, kay JN Munmun to. Ah, malis na siya dito para makalabas na siya ng bahay. Dun na lang siya magkalat ng baho sa labas. Kuya, I'm nominating Munmun and I'm giving 2 points kasi wala siyang kinawa sa bahay kundi mag-TikTok and cellphones. Hi, kuya. Good evening po. Decided na po ako. And I'm so ready to cast my vote for tonight. Actually, pinag-isipan ko po to nung matagal. Hindi ko din naman po kasi gusto na mahiwalay sa kapwa ko, mga housemates. Pero tingin ko, now is the time para mapalabas yung isa sa amin. I will nominate Nico or JN Munmun for total of 50 points, kuya. I know it's too much of the normal points we do give, but I think it's enough para mapalabas po talaga si Nico. Bale, alam ko 3 points lang yung maximum ko, kuya. So, yung 47 points, pwede pakikuha na lang sa mga susunod pang nomination. Kasi for sure naman nandito pa ako sa loob. Ibibigay ko na lang yung points ko in advance. Well, I just have 2 reasons. First is that puro TikTok videos lang, puro isip ng content. Hindi na siya nakakatulong, kuya. Hindi siya nakakatulong dito sa ginagawa namin sa bahay. So, nagiging pabigat na po si Nico, to be honest. So, entertaining yung mga vlogs niya, but hindi ganun eh. That's not how life works here inside PBB house. And second is, it all written down when we are in college. Hindi ko kasi matanggap na, atin-atin lang to kuya, hindi ko po kasi matanggap na mas magaling siyang gumiling sa akin. Sasayaw na maboy ng sister. Bali po kuya, 2 points po ay binibigay ko kay Nico. Kay Nico po yung 2 points kasi ayoko po sa kanya. Ayoko talaga. Sabi po niya mag-i-A-wall kami. Tapos mag-i-A-wall po ako. Hindi mo po siya umalis. Parang gusto lang po niya umalis ako ng kumpanya. Tapos lagi po niya si Zarks. Tapos na-confuse din kasi dyan yung bunso ko. Oo. Tinanong yung bunso ko kung bakla daw. Tapos nagsisend pa siya sa akin ng makeup, mga drag, ano yung Raw Pulse Drag Emmy na may boobs siya. Nakaka-insulto. Bilang flat-chested ako. Kasi pag nasa Alpha Mart kami, sayaw yun yung sayaw yung ano. Yung mga kulit-kulit, hindi naman nakakatuwa. Yung nga po, yung 2 points ko kay Nico. Tapos, yung 1 point, kay Nico pa rin. Ayoko sa kanya talaga eh. Yan naman ay ko po si Munmun dahil napaka feeling niya, feeling artista, lagi na lang TikTok ng TikTok, wala nang nagagawa dito sa bahay. Bibigyan ko siya ng puntos na 5. Good afternoon po kuya. Good afternoon po sa imo. Bibigay ko, ano po kuya eh, medyo magulo po ngayon dito sa bahay. Nakikita niyo naman po siguro. Bibigay ko po yung 3 puntos. Lahat po ng puntos, bibigay ko kay Jaen Moon. Kasi siya yung natawakan nung kuya yung isang best magluto ng pagkain. Tapos, niluto niya para sa amin kare-kare. Kuya, yung kare-kare. Ano, nakakatakot kuya. Parang ayoko na kumain to yung kare-kare. Nakakatrauma. Nakaka-trauma kuya, kulit kayo na sa posisyon namin nun, mahirapan kayo. Lumunok.
Nakakadepress na kuya pagkasama siya sa bahay. Ang hirap gumalaw kasi ginagawa niya lahat. Ultimo yung pagluto. Kaya ayaw na kuya. Gusto ko wala na siya. Hello po kuya. Sige po, I'll give 10 points. 10 points po. Ay, hindi po pwede 10 points. Iramin ko po sana yung for the future. Ay, 2 points lang po. Tsaka 1 point. Sige po, 3 points na lang. Ay, kailangan po magkaiwalay. Dalawang tao po. Ah, sige po. 2 points po para kay Nico. Kasi po, lagi niya po pinagkakalat na kambal po kami. Pero hindi po eh. Kasi po, nakita niyo naman po. Diba po? Ako, tapos siya. Ako, tapos siya. Magka-birthday lang po kami. Pero hindi po kami magkambal. Tsaka po ano eh. Lagi po kasi nagsasabi yan ng ano ng I miss you, pero hindi naman po talaga nagpapakita. Good afternoon din, kuya. Good. kuya, kasi, gusto ko ibigay, dalawang puntos ko kay, JN Moon Moon. Kasi, kuya, bukod sa nasasapawan niyo kami sa mga video namin, kailan lang nagsimula yan ang video niya, tapos naunahala kami. Naunahala kami, kuya. Tapos, ang tagal niya din sa banyo kasi, kuya. Last time, nung taing-tae na ako, natae tuloy ako dun sa floor tiles niya, kuya. Nagpa-vlog pala siya sa loob, kuya. Yun, kuya, ayoko sa kanya. Ayoko. Good morning, Tito Boy. Pumasyal ako sa bahay mo ngayon kasi bibigyan ko ng 3 votes si JN Moon Moon. Alam mo kung bakit? Kasi pag natutuwa yan, Tito Boy, nang hahampas. Ay ayaw ni Josh yun, Tito Boy. Ayaw ni Josh yun. Kaya for JN Moon Moon, I'm giving him 3 points para ma-out. Babush. Hello po kuya. Medyo mahirap po itong desisyon ko, pero napagpasyahan ko na po na yung 1 point ko po for nomination tonight ay ibibigay ko po sa sarili ko po kuya. Kasi napapansin ko po, iba na po talaga yung trato sa akin ng mga housemates. Ramdam ko pong hindi sila natutuwa sa akin at gusto na po nila ako mawala dito. So para makatulong na rin sa kanila at hindi na makapirwisyo, I give myself 1 point po, kuya. Tapos po yung 2 points ko po for nomination ay binibigay ko po kay Ai de las Alas. Yung judge po sa The Clash kasi nakailang performance na po siya. Palagi pong mali-mali po yung lyrics niya. Doon na nga natapos ang nomination night ng ating mga housemates. Kausapin na natin ang mga housemates para ibahagi sa kanila kung ilan ang magiging nominado ngayong gabi. Housemates, kamusta na kayo? Ang bilang ng nominado ngayong gabi ay isa. Lena, marami na nga bang nagagalit sa'yo dahil masyado kang pa-virgin? Jeline, ibinoto ka kaya ng mga housemates mo dahil hugot ka ng hugot? Tulad nga ng nabanggit ko, ang bilang ng nominado ngayong gabi ay isa lamang. At siya ang nakakuha ng lahat ng puntos ngayong gabi. Na nangangahulugang, siya ay mapaforce evict. At ang nominadong yon at ang may evict ngayong gabi ay walang iba kundi ikaw,
JN Moon Moon. Grabe, to be honest, in-expect ko na to, pero hindi ko in-expect na ganito. Ramdam ko naman na hindi na okay sa akin yung mga housemates, pero marinig ko lahat ng sama ng loob nila sa akin. Parang, grabe, pinapakitunguhan ko naman sila ng maayos. Wala akong masabi. Aalis na ako. Pero hindi ko inakala na ganyan na yung tingin nyo sa akin lahat. Last night kayo. Hindi, hindi ko ito mapapalagpas. At ayun lamang po guys, thank you so much sa panonood ng video na to. At sa lahat ng mga kaibigan ko nagbigay sa akin ng video, thank you so much. Alam kong sabi ko matagal ko na dapat in-upload tong video na to, tapos ngayon ko lang ginawa. Pasensya na, alam niyo may kaibigan nyo, napakatamad, procrastination king. Well, ayun nga po, thank you so much sa panonood na ito. At sa akin lahat ng mga kaibigan, nasabi ko na, and yeah, see you next video. Bye-bye! And hopefully, next time na makita niyo ako ay nasa loob na ako ng bahay ni Kuya. Siyempre, feeling niyero lang. Bye-bye na, bye-bye!